kayapaan na isa absence of war, no? Walang kaguluhan, walang marina. At kailangan magkaroon muna tayo ng kapayapaan mula sa ating mga sarili bago natin isipin yung pangkalatan. Kasi kung mismo isipin na natin kagad-agad mawagaran, yung sinasabi, usaping pagkapayapaan, kung mismo sa sarili natin yung wala tayong kapayapaan, magiging baliwala ito. Siguro hindi, kung magkukuha man natin o magkatamkan, malamang hindi ito tatagal. Kapayapaan ay isang larawan na katiyosan ng kaisipan sa kanangan na kabuhayan, na kasiguruhan ng damdamin, at itinan ng pag-ibig at pagmamahal. Ang larawan ng kapayapaan ay matusalamin ito sa apat na saligan. Una, kapayapaan na nagtatampla sa kalayaan. Kapayapaan na nagtatampla sa katarungan. Kapayapaan na nagtatampla sa kasiguruhan. At kapayapaan na nagtatampla sa kaunlaran. Ito yung dapat na sandigan ng kapayapaan na matatagin natin tunay ng kapayapaan. Para po sa akin ang kapayapaan, ito po ang inahangat ng bawat isa at ang minimithi ng kahit hindi lang po dito sa Mindanao, kundi para po sa buong Pilipinas. Makakamtam lang to kung ang bawat isa ay nagkakaisa sa isang advokasya or sa isang minimithi na nakapayapaan. Ang peace ay nangangahulugan na ito ang susi para sa ating pagkakaisa. Para ma-unite ang mga tao sa buong mundo. Islam is peace, and Islam is a way of life. Pag tayo magkakaroon ng peace, masaya ang buhay, kapayapaan sa ating bansa, kapayapaan sa ating lugar, sa ating sarili, sa ating pamilya. Kapayapaan, masaya po tayo, at tayo ay maganda ang ating buhay. Ang kapayapaan ay, sa Islam ay, ina-advocate natin ang kapayapaan o obligasyon ng bawat Muslim na magkaroon ng kapayapaan. Peace para sa Bangsamoro ay yung kapayapaan na may kasamang justice. Yung mga may balik yung dapat na nawala sa Bangsamoro. Yung kalagayan ng isang komunidad o isang bayanan kung saan ang mga tao na nabibilang sa isang siyudad o society na ito ay sila ay malayang nakakapagpahayag ng kanilang kagustuhan. Nagagawa nila ang kanilang pang-araw-araw na gawain ng walang pangamba. Para sa akin, ang kapayapaan ay nagmamanifest doon sa kasiyahan ng mga tao. Walang away, ang mga bata ay nakakapag-aral, na-enjoy nila ang kanilang kabataan. Kailangan po natin ng kapayapaan sa Bangsamoro. Dahil ito yung solusyon o gamot sa matagal ng problema sa Mindanao. Kapag walang kapayapaan, babalik-balik tayo doon sa mga pangyayari. Ang kapayapaan ng Mindanao ay hindi isang bagay na hindi mong palangkasin o gagawin. Kasi ito ay likas. Napaka-importante magkakaroon ng peace. Dahil ang peace ay masaya ang sarili mo, masaya ang pamilya mo, tao mo, at masaya ang lugar mo. Lahat ay magkakaroon ng magandang buhay at lahat po tayo nagkaisa, tayo po ay mapayapa at mamumuhay ng masaya. Sa as ako na isang kabataan din po, ang importansya po ng bilang katulad po namin is mamulat po at maraming malalaman about sa kapayapaan po. Hindi lang dito sa Mindanao, hindi lang sa mga Bangsamoro, kundi sa lahat, sa mga Christians and Lumads din po. Importante po ito sa bawat isa. Importante po ito para po magkaisa sa advokasya na yan at pag-usapin pagkapayapaan. At nai-involve po dito yung mga kabataan dahil po sa isa lang po community ng bawat isa, di ba? Kundi yung magkaisa at yung peace na hinangad po. Wala na tayong maririnig na gera sa iba't ibang lugar, lalo-lalo na sa dito sa Sulu at saka dito sa Maguindanao o
sa iba pang mga lugar. The urgent task now is to work towards societal reform or changes. Panawagan natin doon sa gobyerno ng Pilipinas. Doon sa paninindigan na tapusin nila yung solusyon sa problema sa Mindanao. Hindi sila hinto kahit na anong mangyari doon sa mga aspiration nila. Isa lang na ang ating panawagan. Magpapatotoo tayo kung ano yung napag-usapan. Yung especially BBL, CAB-based, yun po sana ang ating ipatupad. Hindi po yung binago. Dahil alam naman po natin na meron tayong pinag-usapan at ako'y naniniwala sa kasabihan na it is written, it must be done. Dapat ano yung napag-usapan, yun ang ipatupad. Panawagan natin sa mga partners natin na mga nag-advocate ng peace ay palakasin nila pa yung support nila sa peace upang ito'y makita ng buong bansa ay tayo ay nagkakaisa. Kasi pag walang nagkakaisa, sigurado walang peace. Pero pag ito yung nagkakaisa tayo, may peace. I don't want to make an appeal today. All I want is to urge, as I am urging them to discuss peace within the context of the Bangkamawa, to discuss the BBL within the context of the Bangkamawa, so that this Bangkamawa Basic Law will serve as a key to open the door to look at the broader framework of the problem. BBL is not a solution to the problem, but it is rather a key to open the door so that we can have a holistic view of the real problem reigning inside the room and then attack the problem, resolve it, and will ultimately pave the way to attain a just and lasting peace in Mindanao, not only peace for the long tomorrow, but a peace for other peoples in Mindanao, as well as these peoples in this moment.